Good morning, good afternoon, good evening. Monday, si Nico nakalis na ng bahay. Maaga siyang malis ng bahay, 6:30. Tapos ako nakaligo na din ako. It's already 8:30. At nag-iinit ako ng tubig dahil gusto ko mag-cha. Mag-green tea lang ako. Malamig na kasi dito kaya masarap mag-cha-cha. Kailangan ko na naman bumili ng memory card. Uy, kigwa. Lagi siya mag-memory card error. Anyway, yung cha ako, lagyan ko lang siya ng honey. Habang pinapalamig ko itong aking tsaa, lilinisin ko yung sala namin kasi ang gulo-gulo ng sala namin ngayon, kahapon, hindi ako nag-vlog kahapon, Sunday, nag-family lunch date lang kami dun sa Greek restaurant, tapos pumunta kami sa bahay ng Papa ni Nico, then pumunta kami sa bahay kahapon, naghalungkat ako ng mga damit dahil kailangan ko ng damit. Dito sa bahay, pwede lang naman na naka-t-shirt lang at naka-short, pero pag nasa labas, hindi na pwedeng naka-shorts lang. Meron pa pala ako dito yung tupiin, magtutupi pa ako, tapos tingnan nyo naman yung kalat ng aming sala. Eto, mga damit ko yan, mga pang-winter yan siya. Tapos, dyan naman mga jackets. Liligpitin ko yan ngayon. But, first, habang nag-aantay ako sa tsa ako na lumamig, tutupiin ko lang ito muna para meron akong space dito ba. Habang magtutupi ako, manunod ako ng video. Papanoorin ko tong Can't Help Falling in Love ni Catherine at saka ni Daniel. Napanood ko na ito sa sinihan, pero gusto ko siya panoorin ulit. Life is gonna be great. Mag-tsaa. At ngayon, pinagpapawisan naman na ako. Isisegregate ko lang tong mga jackets ko. Sabi ng Q ni Nico kahapon nung nag-alsabalutan kami dito, sabi niya, ang liit-liit mong tao pero ang dami-dami mong gamit. Kakainis na tong memory card ko. Ang dami ko nang dinada dito, tapos nag-memory card error siya. Nakakainis, nakakaistorbo siya. Dito ako sa kwarto, dinala ko yung mga damit na kailangan kong i-arrange. Titingnan ko na lang kung makakasya ba to dito sa cabinet. At kung hindi, lalagay ko siya sa box, tapos ibabalik ko siya sa bahay. Etong mga t-shirt ko din na pang summer, ipapak ko na lang siya siguro. Feeling ko, dito lahat yung aking mga winter clothes. Meron pa akong mga winter clothes doon sa bahay, pero hindi ko na siya dinala dito lahat. Hindi ko naman kailangan ng marami. Wait lang, bikunin ko yung aking salamin dahil hindi ko kayo kita. So, isusort out ko lang to kung ano yung kakailanganin. Ay, gagi! Pang summer din pala to. Nakigwa. Ito kasi, nung nagalungkat kami doon sa bahay, binuksan ko lang to, tapos may nakita ako na makakapal. So, sabi ko, ito siguro yung mga pang winter ko. Nakigwa. Pag summer din pala to. Hala. May mga nag-comment pala sa inyo na pumayat ako. Totoo po yun. Pumayat ako nung dumating ako dito. Kasi straight yung walang kain ko. As in, walang kain for 1 week. I mean, nakakakain naman. Pero, isang beses lang sa isang araw. Di ba nga, kakagaling lang sa Pinas, meron ka talagang mga mafe-feel na kababalaghan. Meron kang mafe-feel na basta, uy, very emotional kapag lumayo ka sa family mo, ganun. Pero, tuloy ang laban. Kailangan ko na namang maghalungkat doon sa bahay. Akala ko nandito na lahat. Hindi ko na lang yan siya tupiing maayos. Kailangan ko din naman itong plansyahin ulit. Ngayon lang ako nakabalik. Hindi pa ako tapos sa kwarto. Meron pa akong konting aayusin or liligpitin doon sa kwarto. 10:39 na. Gusto kong magluto na ng pang-lunch. Gusto kong magginataan. Ginataang ribs na lang siguro. Gusto kong maggata na. Pritong isda yung lalagay ko sa ginataan. Kaso wala akong isda. So, mag-ribs na lang ako.
ko dito mga gulay-gulay. Then, etong ribs. Uugasan ko lang muna yan siya. Schön, dass es hier ist. Tapos na ako mag-slice lahat ng mga kakailanganin ko ready na. Meron ako ditong karne, Chinese petchay, dahon ng laurel, tanglad, luya, sibuyas, beans, kalabasa, bell pepper, kamatis, talong, at saka dahon ng sibuyas. Magpapainit lang ako dito ng tubig. Papakulo lang ako na ganito. Kasi gusto kong palambutin muna ang karne. Medyo matatagal lang ako magluto. It's already 11:30. Wala akong buong paminta. Pamintang duro muna. Naglagay ako ng ginger para wala yung lansa niya. Lagyan ko lang siya ng konting patis. Itong tubig. Papakuluin ko lang to, saka ako ilalagay ang karne. Lagay ko na lang din pala itong tanglad. Meron din pala ako ditong coconut milk. Pero I think kulang to siya, so hihingi ako doon sa lola ni Nico. Bababa lang muna ako. Ito na siya. O, oh, diba? Medyo malaki to. Compare neto. At habang nag-aantay ako, tumulo yan siya. Ayusin ko lang to. Inuha din namin to doon sa bahay. Kumuha ako na itong shopping bag. Lalagay ko yan siya sa bag lagi para pag in case na ng grocery ng biglaan, meron akong bag. Tapos eto, kinuha to. Mga ipit, tumbler, chicken broth. Para na din ako ng grocery nito. Cucumber, mushroom, sincher tuna isa, mais, tuna, satay. Kinuha ko na din itong oyster sauce. Kahapon bumili ako ng oyster sauce. Akala ko kasi wala kaming oyster sauce kasi sabi ni Nico na dala na daw niya dito yung mga condiments namin. So akala ko wala kami oyster sauce. So ito pa pala. So yung nabili ko kahapon na hindi ko na haul, hindi ko alam na hindi pala nag-record yung camera, eh dada ako ng dada kahapon. Ay, nung isang araw pala, dada ako ng dada doon dahil hinol ko yung napang-grocery ko sa Asian store. Pagka-edit ko kagabi, wala palang video. Ito naman is banana chili sauce. Gusto yan ni Nico. Tapos meron pa akong natirang sukang pinakurat. Bigay pa yan sa akin ni RC. Charger ng hand vacuum namin. So, yan lang. Kailangan ko palang magsain. Itong talong, bababad ko pala to sa tubig dahil parang feeling ko nangingitim na siya. Kumulo na siya. Kumukulo na. So, lagay ko lang eto meat. Papakuluan ko lang to siya. Papakuluan ko lang siguro to ng mga 1 hour. Ang tagal. Bukas pa ako makakakain eto. Ang naisip ko kanina, iprito na lang sana siya. Pero parang mas bet ko na lumambot talaga siya ba. Yung tipong hihiwalay na siya sa buto niya. Parang feeling ko kailangan kong kumuha na mas malaking lutuan. Tingnan nyo, karne pa lang siya pero punong-puno na siya. Malapit na siyang umapaw. So pag nilagay ko lahat ng gulay ko dyan, aapaw na yan siya. Hahanap ako ng lutuan doon sa lola ni Nico. Baka mas malaki yung kanya. Tada! Eto, merong mako.
Merong napakalaking kaldero. Sa pagkakaalam ko sa ginataan, nung nagluto yung papa ko, wala akong nakita na nilagyan niya ng bell pepper at saka kamatis. Pero ako gusto kong may bell pepper at kamatis para makulay ang buhay. Nagugutom na ako. Nakapagsain na din pala ako doon sa baba. At si Nico ay nag-chat pala. Namumusta siya kung kumain na ba daw ako. Send natin ang proof na nagluluto ako. Since inaantay ko pa naman itong kumulo, tatapusin ko na lang doon sa kwarto yung ginagawa ko. Ang mahal talaga pag naging babae, no? Ang dami-dami mga gastusin. Ang daming mga kaik-ikan, ang daming kaartihan. Ewan ko na lang ba, uy. Ang daming bag na kailangan bilhin. No, hindi naman kailangan, pero gustong bilhin. Mga kaik-ikan ba? Kaik-ikan sa buhay, ang dami-dami. Nga pala, ito yung gamit kong bag kahapon. Itong vlog na to, kung saan-saan na lang to mapupunta. Pupasensyahan nyo na. At dahil naparami na ako ng bag, sabi ko sa sarili ko, ayoko nang bumili ng bag. Ang problema kasi sa akin, pag bumibili ako ng bag, nasasayangan akong ibenta. Believe ako sa mga tao na ibibenta muna nila yung bag bago sila bumili ng bago. Ako kasi nasasayangan talaga ako. Tapos ako din yung tipong tao na nasasayangan gamitin ang bag dahil natatakot na baka magasgas. Ako lang ba? Comment nyo nga below kung ganun din ba kayo. Kasi may mga bag pa ako dyan na until now, hindi ko pa nagagamit dahil natakot akong magasgasan. Ano ba yan? At etong mga perfume ko, hindi ko din nagamit dahil nasasayangan akong gamitin. Ewan ko ba? Uy, ako lang ba? Comment nyo nga below kung ganun din ba kayo. Bumili lang ako dahil cute yung packaging niya. Meron pa din ako ditong Juicy na red. Kasi ito yung cologne na bet ni Nico sa akin. Tatapusin ko lang to. And then, pupunta ako doon sa kusina para tingnan yung niluluto ko. Tadam! Kumukulo na siya. Feeling ko sobrang lambot na neto. Ito siya. I-transfer ko dito dahil malaki to siya. Doon sa natutunan ko kay Papa, lahat ng gulay, sinama niya lahat, tapos pinakuluan, then ilagay ang gata. Tapos timplahan, tapos yun na. Parang gusto kong mag-gisa ng kamatis. Lumalabas na naman yung pagka-imaginative ko. Hindi na lang para matapos na ako sa aking pagluluto. Transfer ko lang to sila lahat dito. Sayang, hindi nyo makita sa video. Ilagay ko itong mga vegetables. Nahugasan ko na lahat itong gulay. Pero itong Chinese petchay, mamaya ko na to siya ilalagay. Papakuluan ko lang to siya. Tapos titimplahan ko, saka ito maglalagay ng gata. Excited na akong kumain. Nga pala, itong niluluto ko, dapat may okra to siya. Pero wala akong okra, so ito na lang. Nakalimutan kong bumili ng okra nung pumunta ako sa Asian store. Saka ko na lang siya na-realize nung nasa bahay na ako. Kumukulo na siya. Ginamitan ko ng toothpick yung kalabasa. Lambot na siya. Ang ganda yung tingnan. Wow! O, diba? Makulay ang buhay. Kahit walang okra, okay lang. Lalagay ko din pala ang Chinese petchay. Ang daming gulay! Puno ko eh. Mas madami pa yung gulay kaysa sa karne. Alam niyo ba, mas masarap to sa bacon isda. Kaso ang mahal ng isda. Nagugutom tuloy ako lalo. Sana magustuhan ko ng lola ni Nico. Nakaka-addict na yung lasa niya. Lalagay na ako ng gata. Anyway, yung sa buksanan niya, nagasan ko na ito. Na-shake ko na din ito. The moment of truth. Ta-da! So, papakuluin ko lang yan. Then, pitikman ko siya ulit. After neto, kakain ako. It's already 1:10. Pero, kakain ako doon sa bahay ng lola ni Nico. Sabay kaming kakain. Yung lola ni Nico, nakakain na yun siya. Nag-lunch na yun siya. Tatanungin ko na lang siya kung kakain pa ba siya. Ayan mo siya. Tapos na. Luto na siya, uy. So, kakain na ako. Mga unta, mani, udto. Pupuntahan ko lang muna yung lola ni Nico. Check ko kung gising ba siya or natulog na. Tatanungin ko siya kung kakain ba siya. Kung hindi, dito na lang ako kakain.
In fairness naman sa lola ni Nico, inantay niya talaga matapos akong magluto. Kakain din siya. Oo, di ba? Punong-puno. Or madaming gulay. Since kakain kami doon sa baba, hindi na ako makakapag-video. Alis na ko. Kita-kits later. Pak! Ubos. Approve naman kay Lola. Ang dami po, uy. Hugasan ko lang itong mga nagamit ko. Ta-da! Time check! It's already 5:30. Kakatayo ko lang galing sa higaan. Dumating na din si Nico kaninang 5. Nagbihis lang siya. Pumunta na agad siya sa bahay para mag-renovate. After kong maglinis kanina, nakatulog ako. Natulog ang first one. Ngayon, kakain ako ng ice cream. Tira ko to. Ang sarap na itong ice cream na to. Totoong glass siya. Ngaunta. Sabi ni Nico, magluto daw ako ng pamaris netong sabaw dahil ayaw niya sa ribs. Ayaw niya talaga yung may mga buto-buto dahil ayaw niya daw magkamay. Uy, kaayuy. Nagpa-defrost ako dyan ng salmon. Pipirituhin ko lang to. Si Nico, hindi rin yan siya mahilig sa isda. Si Nico yung taong ayaw sa buto. Gusto niyang kumain na easy lang, kumbaga. Si Nico, mga 8 siguro yun siya darating dito sa bahay or babalik dito. Kailangan kong gawin yung pang baon niya bukas. Mayroon siyang tinapay dito. Na-freeze yan siya. Tapos, pupunta ako dun sa bahay ng lola ni Nico. Kukuha ako doon ng mga cold cuts. Meron lang ako dito is Wiener sausage. At ayaw ni Nico niyan. Tapos, magtatapon ako ng basura. Meron akong nakuhang cold cuts para kay Nico. Meron din ako ditong hinandang 2 mandarin. Ito lang yung babaunin niya. Meron ako ditong 3 klase ng ham. Parang same lang tong dalawa, pero iba-iba yan siya. Ayan o. Sa gilid niya is itim, tapos eto light. So very simple, ganyan lang. Si Nico kasi hindi siya mahilig sa mga dahon-dahon or salad-salad. Nung nasa Pinas pa ako, siya lang yung gumagawa ng baon niya. Nasanay siya na ganito lang. Bukas, lulutuin ko para hapunan ay chicken para hindi laging Filipino food yung niluluto ko. Naalala ko kasi, nung nasa resort pa ako, paborito ko yun siya. Niluluto yun ng chef namin. Para sa uncle namin, kasabay kaming naghahapunan nung uncle namin kaya napakain din kami ng ganun na pagkain. Tapos, meron din yun siya sa menu doon sa resort dati. Parang naisip ko, why not gawin ko siya dito? Yung chef kasi namin, si Nong Ramil at saka si Kuya Philip, masarap yun sila magluto as in. So, pag napadpad kayo sa Panglao, Alona, punta kayo sa Pyramid Restaurant. Masarap yung pagkain nila doon. Nandun yung chef cook namin, si Nong Ramil. Tapos, yung receptionist doon, pinsan ko, 2. Super proud of them. Anyway, babalatan ko lang. Kukuha ko ng lagayan. Wala kaming ibang mga Tupperware dito. Kasi yung mga Tupperware sa amin sa bahay. Dati, yung mga ginagamit ko para kay Nico sa baon niya. Nandun sa bahay. Kung matagal na kayong nakasubaybay sa amin ni Nico, hindi yan siya nakain ng orange or mandarin or clementine na hindi binabalatan. Pag binigyan mo siya ng buo na meron pang balat, iuuwi niya yan. So, para makakain siya nito, kailangan ko siyang balatan. Kailangan ko na ulit mag-grocery ng prutas. Marami pala akong nababasang comments na nung bumalik ako dito, blooming daw ako. And nung nasa Pinas ako, nening-nene ako. Parang wakwak ba? Wala namang sinabi na para akong aswang. Comment ko lang yun sa sarili ko, para akong aswang. Parang pusang gala ba? Walang ayos. Ewan ko ba, uy, pag nasa Pinas ako, ayokong mag-ayos. Gusto ko kasi yung hindi ko inaatupag ang pagpaganda sa sarili ko. Ganun. Basta. Pero nung dalaga pa ako, lo, ang arte-arte ko dati, uy. Hindi ako lumalabas ng bahay nang walang kilay. Ganong level. Pero ngayon, tapoy na, rode. Maraming salamat sa mga comments nyo. Maraming salamat. Nakaka-motivate kayo na mag-vlog ako ng mag-vlog.
Kasi since dumating ako dito, as in parang nawalan na ako ng gana na mag-vlog. Kaya 2 weeks wala akong vlog nung time na yun. Wala akong ginawang video, as in. Maraming salamat po. Anyway, tapos na tong baon ni Nico. Tara! Tubig na lang ang kulang nito. Prepare lang muna ako ng tubig. Ready na to. Lagay ko na lang to sa bag niya. Nga pala, tinanong ko yung lola ni Nico kung gusto niya pa din sabaw for dinner. Sabi niya, oo daw. So, yan ang ulam namin for dinner. Tapos si Nico din, pero isda yung kanya. I think mga 8 yung sila babalik. So, by 7, kailangan ko na itong initin. Habang mag-aantay ako ng oras, mag-e-edit na lang ako ng konting video nito. Sisimulan ko na itong i-edit para mamayang gabi, hindi na ako gaanong magpuyat. Gusto mo matulog ng maaga. Kung makakatulog ako maaga dahil nakatulog ako ng 1 hour. Voila! It's already 7. Kaka 7 pa lang. So, mag-start na akong magluto nitong salmon. I-fry ko lang naman yan siya. Na-shock ako dahil nandito na si Nico. Yan siya. Hi, Rajat! Hi. Nagpabili ako sa kanya ng broccoli para bukas. Gusto kong mag-steam vegetables para sa chicken. Tapos, eto, buong paminta para sa sauce ko bukas. Hindi ko naman alam na maaga pala sila ngayon. Kasi usually, 8 PM yan sila umuwi ng bahay. Ready na kami. Ito na yung fish at saka yung kanya. Saka. Ito naman sa lola at sa akin. Mga unta. Ano? Mr. S. Hi. Tapos na kaming kumain at busog na kami. Si Rehe. Ha, the heavy to the heavy. Ha, me, mama. Te. Meron. Ang gaay! Yes, before the writer films. Meron pa kaming 3 isda na natira. Hindi yan siya mahilig sa isda talaga. Maghugas na lang naman ako ng pinggan. Tapos si Nico nasa CR na. Mag-half bath na yun siya. After niya, mag-toothbrush na kami kaagad. So, i-end ko na itong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoy this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media. And please don't forget to subscribe to my channel. And click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Film then. Cheers! Gute Nacht! Ampe!